pa rin kita sa mukha. Ay shit. Nakaano pala yung ano ko, manibela ko. So what's up mga boss? Parang napapatay ko. So what's up mga boss? Ito yung update natin kay Lasby. 1 year ago, nung binili ko, malapit na ito mag-anniversary sa akin. Malapit na siya mag-1 year. And ayun, syempre, kailangan natin i-maintain itong sakya natin. Dahil ito lang naman meron tayong 4 wheels. Meron akong motor. Tapos 4 wheels, syempre, hindi natin pababayaan yung 4 wheels. Dapat may 4 wheels talaga tayo. Matanda na talaga itong sakya natin. Meron siya mga problema talaga na hindi natin maiiwasan. Siguro, dala na rin nakatandaan. At saka, nung binili natin is nandiyan na. Kumbaga built in na sa kanya yung sira talaga siya. Although yung iba, napagawa ko na nga. Tulad ng aircon, nagpababa na rin ako ng makina. Diba, nakwento ko na nga sa inyo. Nagkaroon nga ng problema nung binaba yung makina. So ngayon, papagawa natin ito si Lasby. Hindi ko na masyadong i-detalye sa inyo, no? Kasi hindi naman rin ako expert para mag-detalye ng mga ganun. Nandiyan naman sila sandian para magbigay sa inyo talaga ng tips kung paano gawin yung sira na gano'n. Ang sa akin lang, ang gagawin ko lang dito kung ano yung na-experience ko. Kasi marami ding mga subscriber tayo na naghahanap ng update. Gusto nila mag-update dito. So ito na yung update natin. Pero kauna na siguro ipapagawa dito kung sakali is yung naririnig nyo na, ayan. May kumukurok-kurok sa harapan eh. Eh, napagawa ko na yung last time, kaso meron pa rin eh. Hindi pa siya gano'n kapulido. Siguro, ibang piyesa naman yung bumigay. Yung rack and pinion niya. Yun ang bumigay ngayon. Ay, grabe. Ngayon ito yung sakay natin. Medyo marami lang kasi sa night market, ginagamit namin to. Sobrang alikabok dun, grabe talaga. At di pa ako nagpapakarwash. Pero kakakarwash lang nito, siguro mga 3 days ago. Kaso nga, sobrang alikabok dun. Kaya ayan, kung makikita nyo siya, zoom natin. Ayan, sobrang dumi niya, sobrang daming alikabok. So ayan, nagpalit na ako ng front bumper. As may nakita ko sa Facebook, nagpost na naghanap siya ng stock bumper kasi laging sumasaya daw tong Libero bumper niya. Nung nakuha ko to, durug-durug to. As in, kulay blue pa siya tapos pinapinturahan ko lang. Kaya lang wala siya nung dito. Wala siyang takip diyan. Yung pinaka, 'di ba, lalagyan ng ilaw niyan. Naghanap ako ng ilaw kaso sobrang mahal pala ng ilaw niya. So, ang gagawin ko na lang diyan siguro, bibili na lang ako ng papagawa na lang ako ng fiber dito. Tawa fiber ko na lang itong butas na ito. Tapos ito, bumili na rin ako nito. Mura lang yan. Parang 1,000 lang nga tabili ko yan. Nakalimutan ko na, medyo matagal na kasi. Ayan, kung nakita nyo ito, putok na yung ano niya. Putok na rin yung pintura niya. Tapos isa pa, bukod sa dun sa narinig nyo kanina na lumalagotok, may mga ibang sira pa rin dito. Hindi tayo sa loob. Ito, pinalitan ko na yung manibela niya. Titanium siya, tapos diba kanina nakita nyo? Dumapang ganun. Kasi, kung makikita nyo dyan, pag pumapasok kasi ako, tumatama yung tuhod ko. Kaya naman ito, maganda to sa mga malalaking tao katulad ko. Kasi ako, ang height ko is 5'11". Ayan, pag nakita niyo, tumatama siya dito. Tumatama siya. Kaya ginagawa ko yan, tinataas ko siya. Nakapapasok. Tapos okay na ulit. Yun ang purpose nito sa akin. Kaya malaking tulong din to sa akin na natitilt yung steering wheel ko. Tapos ito, bumili na rin ako nito. Pinalitan ko ito. Mahaba ito. Mahaba siya. Kaso hindi siya advisable na mahaba. Kasi tumatama na siya dito, sobrang haba niya. Tsaka, di ba, pagka nag-cambio ka, ganyan, sobrang nalulus niya. Parang hindi siya masyadong ano yun, di ba? Gumagalaw-galaw siya. Hindi siya masyadong naka-fit. Hindi ko alam kung anong term doon, basta ganyan. Hindi ka talaga mga bagong sakya, pag ginanyan mo, parang naka-fix lang siya, hindi siya masyadong naglalaro. Ito kasi naglalaro siya ng todo. Di ba? Tapos nagpalit na rin ako ng
LCD. Ayun lang ang binago ko. Tapos ito, naglagay ako ng ganito. Bumili ako ng ganito. Tapos, nagpalit ako ng... Nagpa-leather ako ng ganito. Ng upuan. At ano pa ba? Ito, naglagay din ako niya para mukhang astig. Tapos, yun lang. Okay, balik naman tayo sa mga paggawain ko. So, itong sakyan natin, kung narinig nyo kanina, is may mga kumukurug-kurug-kug yung nagda-drive ako. Unang-una, yung bumper ko, isumaya dyan. Kasi medyo mababa nga yung harapan yung sa libero niya. May kasada kasing putol. Tapos, ang sobrang taas pala. Yung patas akong ganyan, sumayad yung bumper ko. Kaya, yung sa kabila, naka-alambre lang yun. Inalambre ko lang siya. Eh, diba sa atin, pagka... mga ganun, medyo nakakabwisit na kasi yan. Yun, gusto ko rin yung mapagawa. Tapos itong bintana ko, yan, putol. Pero nandito naman yan, sundin. Lagi kasi nahuhulog eh. Yan, ito papagawa rin natin sa sunod. Yan, wow. Maangat na pala siya. Amazing. Kaya lang pagkabinalik siya. Wala na naman. Wala na naman. Kaya pagkana siya, wala. Puro patas lang siya. Ayan, naputol na nga ata yung kable niya. Ang una ko sigurong gagawin dito is maglalagay ako ng sticker. Lalagyan natin dito sa may windshield kasi sobrang helpful. Pagka, kunwari mababa na yung araw, sobrang ano niya eh, sobrang ganda niya. Kasi hindi ka na magbababa ng ganito. Kaya magbababa niyan, kumbaga nandiyan na may visor ka na. At saka kung gusto niyo ng ganun, bibigyan ko rin kayo. Lahat ng magko-comment sa baba, pwedeng magkaroon ng chance na manalo ng sticker visor para sa kanilang Lancer. Kahit ano pa 'yan, kung Lancer itlog ka, Lancer pizza, basta Lancer, bibigyan natin 'yan. Kung gusto niyo, kung trip niyo, pwede kayong manalo. Pwede kayo manalo ng sticker na ilalagay ko dito. Kaya panoorin nyo lang itong installation guide na to. At good luck guys!